ayon kay Mayweather na kaya daw sumikat si Pacquiao at mga lower weight class ay dahil sa kanya. Totoo kaya ito? Sa panayam kay Floyd Mayweather sa Fight Hype TV, ayon sa WBN, ay sinabi niya na bago siya pumasok sa sport na boxing, ay puro heavyweight lang ang kilala at bumebenta ng mga laban. At siya daw ang nagdala sa mabababang timbang o lower weight classes sa malaking kita at maging sikat. Tama kaya ang sinabing ito ni Mayweather? Halungkatin natin ang kasaysayan. At syempre, ang pinakabasehan ng sikat na laban ay yung gawin ng laban mo na pay-per-view fight. Ito yung kapag pinanood mo sa TV ay kailangan mo magbayad dahil sa sikat nga ang naglalaban. Yung sinabi ni Mayweather na ang mga kumikita lang ng malaki at mga sikat nung una ay mga heavyweight ay tama. Katunayan nga na ang kauna-una ang apat na nakabenta ng igit sa 1 million ay heavyweight fight at ang apat na ito ay kabilang si Muhammad Ali. Kaya walang duda na ang nagpasikat sa kabuuan ng boxing ay si Muhammad Ali. Siyempre alam na natin dahil sa napakahusay naman talaga ng Muhammad Ali. Bukod pa sa masalita ay talagang pinagtiyagaan niyang umikot sa mundo. Lumaban sa maraming parte ng mundo para lang maipromote ang boxing. So, apat sa kauna-una ang nakabenta sa pay-per-view ng higit na 1 million ay sa heavyweight division. Pero ang panglimang pumasok na nakabenta ng higit 1 million sa pay-per-view ay nakuha na ng nasa mababang timbang o lower weight class division. At ito ay ang laban ni na Sugar Ray Leonard at ni Roberto Duran noong taong 1980 na naka 1.6 million buys. Sa kabuuang kauna-una ang 15 na laban na nakabenta ng higit 1 million buys sa pay-per-view ay 13 dito ay puro sa heavyweight lahat. Kabilang sa mga heavyweight na ito ay sina Muhammad Ali, Mike Tyson at Evander Holyfield. At dalawa lang sa mababang timbang o lower weight class ang pumasok at parehong kabilang si Sugar Ray Leonard. Yun nga, ang una ay kalaban ni Sugar Ray Leonard si Roberto Duran. At ang pangalawang nakasingit sa 15 ay yung laban ni Leonard kay Marvin Hagler. Tapos ang pang 16 na nakabenta ng higit 1 million sa pay-per-view ay si Oscar De La Hoya laban kay Felix Trinidad. Ipaalala ko lang na ang pagkakasunod natin dito ay ayon sa panahon, simula sa unang panahon patungo sa kasalukuyan. Tapos saka pa lang may sumunod na nakapasok na galing sa mababang timbang o lower weight class na nakabenta ng higit 1 million buys sa pay-per-view. At ito na nga ang kay Floyd Mayweather. Pero ang kalaban niya dito ay sa Oscar De La Hoya. Kaya masasabi natin na kaya lang bumenta si Floyd Mayweather at sumikat dahil nakalaban niya sa Oscar De La Hoya. Kumbaga si De La Hoya ang nagdala sa sobrang kasikatan ni Mayweather. At sumunod na nga dito na nakapasok sa higit na 1 million na benta sa pay-per-view buys ay si Manny Pacquiao. At ang kalaban ay si Oscar De La Hoya pa rin. Ikumpara naman natin sina Pacquiao at Mayweather. Oo, unang nakabenta ng higit 1 million buys si Mayweather. Pero alam na natin na ang nagdala talaga ay si Oscar De La Hoya. Pareho kina Mayweather at Pacquiao. Pero ikumpara natin si Pacquiao at Mayweather bago nila nilabanan si De La Hoya. Siyempre, ang pinakamagandang basehan pa rin ng kasikatan ay kung ang laban ng isang fighter ay ginawang pay-per-view fight. At ang magandang katanungan ay sino kaya kina Mayweather at Pacquiao ang unang nagkaroon ng pay-per-view fight? At ang sagot ay si Pacquiao ang unang nagkaroon ng pay-per-view fight kaysa kay Mayweather. Naganap ang unang pay-per-view fight ni Pacquiao noong March 19, 2005 laban kay Eric Morales. Samantalang kay Floyd Mayweather ay noong June 25, 2005. Bagaman sa parehong taon nangyari ito ay nauna si Pacquiao ng 2 buwan kay Mayweather. At ito pa, nakawalong pay-per-view fight na si Pacquiao bago niya kinalaban si De La Hoya. Kaya sumikat si Pacquiao hindi dahil kay Mayweather. Kaya mali ang sinasabi ni Mayweather na kumita at sumikat ang nasa lower weight class o mababang timbang dahil sa kanya. At ito pa, bago nilabanan ni Pacquiao si Mayweather ay naka 20 na siya na pay-per-view fight. Kaya sariling sikap si Pacquiao kaya siya sumikat. At syempre dahil ito sa kanyang napaka-exciting na estilo sa pakikipaglaban. At ang pinakamadaming ginanap na pay-per-view fight ay si Manny Pacquiao sa kabuuan na 25. Si De La Hoya naman ay naka 19 at si Mayweather ay 16 lang.
Kaya ang konklusyon natin na nagdala talaga ng kasikatan at malaking pera sa lower weight class o sa mababang timbang ay hindi si Mayweather, kundi si Sugar Ray Leonard. Sumikat sina Pacquiao at Mayweather sa husay nila, pero yung nagdala sa kanila sa pinakarurok na kasikatan at pagiging global superstar ay si Oscar De La Hoya. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!